sa loob ng kapong banal. Muigil ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay. Laging tapat, magpakailan ka. Isang pinagpala ko baka po sa bawat isa. Simulan po natin ang araw na ito. Ito'y puso mo magpasalamat at puso sabihin sa presensya po ng Diyos. Inanihan ko po ang bawat isa na kanibuhay ko kayo. Simulan natin awin na napagpuga ng Diyos ng ating pagpuli at pagsama. Oh,
salamat sa iyong habag at pag-ibig na hindi niya pangayo. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami katatuloy. Ito pong aming sabot na namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Sa isang pong pinagpalang umaga sa mga nagaganda at nagpapuhang mga anak ng Diyos, sa mga pumalakas na Hallelujah naman dyan! Kulungan po nga pagkaligaya at kahangahanga sa aking kapasin ang nagkakais at laging sama-sama niya, magkakapatid. Patuloy po na sa araw na tayo po ay magalak, magdiwa at magpulit at taas sa ang pangalan po ng aking Diyos. Ito po ba? Kapatid, sa mga pagitan ng pagpapuhin natin ay dumarating ang katagumpayan, ang kalayaan at ang palibagong lakas. So pag sinabi niya sa Isaiah chapter 40 verse 31, "Mungin po liliwala ka sa sumisiga at itiwala kay Yahweh." Ilipat sila tulad ng mga agya, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi mangihina. Sa mga pagitan po ng ating pagpapuhin sa Diyos, magsisimulang tatawag ang kapangyarihan ng Panginoon at po ba? Thank you.
Panginoon na Hesus, Diyos. Upiang mapalagi at mahatili sa presensya mo. Patuloy namin aawitin ang kabutihan mo sa amin, O Diyos. Sa inyo. Good morning po. No, nakaka-monitor ako rito, tinitingnan ko kayong lahat. Jude chapter 1, dahil isa lang naman ang chapter nito.
Okay. So, magandang umaga ulit. So, mid-year camp natin ngayon. Dito po tayo sa verse 20. Simulan po natin dito sa verse 21, no? Verse 21. Okay, dito po tayo sa verse 21. Sabi niya, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Verse 22, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay natin ang ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Verse 23, kahabagan ninyo, tulungan ang mga nag-aalinlangan. Verse 24, sagapin ninyo sila na nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo, ngunit mag-iingat kayo, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tikmak ng kahalayan. Dito sa pag-uusapan natin ngayon, ang Diyos po ay naglagay ng boundary na hanggang dito lang. Oo, meron tayong misyon na gagawin, gagampanan. Ang bigat nga eh. Kasi ang sabi niya rito, sagapin ninyo sila sa apoy. Nasa apoy na. In other words, pupunta ka pa sa apoy. Kung matatandaan ninyo po yung time na si Daniel ay hinagis doon sa apoy, yung magkakaibigan, tatlo sila ron. Alam niyo, ang kwento ron, sila po ay itinapon doon, pero yung pong pugon na yun, hindi po yun, sabi nila, paside eh. Yan ang kwento sa kanila eh, paside. Pero sa totoo lang, ang isa pong sinasabi ng mga Bible scholars, pailalim, ibig sabihin, butas yun, fit, no, na hindi yung side na inukit yung bundok, no, na parang yung sasabihin natin yung sa pandesal yung ginaganon, no, yung pong pinagawa na hurno ay pailalim, yun ang sinasabi ng mga Bible scholars. Ngayon ito po, pinainit ng 7 beses yun, at ang sabi po ng Biblia, yung nagtapon, wala pa sa loob, sa sobrang init, eh namatay na. Alam niyo, may similarity ito dun eh. Ang sinasabi niya dito, dun sa klaseng ganun ng apoy, save them. May mga tao po na ayaw makialam sa buhay ng iba eh. Sa totoo lang, alam niyo po, nung sinabi ni Jesus na umayo kayo sa buong sanlibutan at pangaral niyo ang mabuting balita, ang sinasabi niya, ang isa sa sinasabi niya, pakialaman niyo ang mundo. Makialam kayo sa sanlibutan. Hindi pwedeng nakatimangwang ka lang na, excuse me for the term, na nandun ka lang, nagmamasid, spectator, nakikiusi. No. Ang tinutukoy niya rito, makialam kayo. Kasi kayo ang asin ng sanlibutan. Hindi pwedeng tatahi-tahimik lang. Ito yung time na sinasabi po ng Biblia na maging good Samaritan ka. Nakita mo lang na aksidente, nakatiwangwang. Tapos biglang nakatiwangwang yung tao rin, tapos dadaanan mo lang, no eh. Hindi po yun eh. Ang sabi niya,
snatch them from fire. Hindi siya papunta sa apoy, nasa apoy na. At ito po yung isang bagay na mga tao po takot dito, yung mga Kristiyano, sa totoo lang. Bakit? Kasi yung involvement, yung pakikipag-involve, yung parang miyembro na lang ako ng simbahan. Ate na lang ako. Pero hindi ka actively nagpa-participate. May mali. Kasi ang sinasabi niya rito, sagipin ninyo ang nasa apoy. Nandun na siya sa kapahamakan. Too late na ba? Hindi pa rin. Bakit? Kasi yung too late dito, may sinasabi siya na may mga tao na hanggang dito lang, hindi mo na pakikialaman. Pero may mga tao na pwede mo pang sagipin. Yung ko nga po tayong lahat. Maghari ka, maghari ka, Panginoon Jesus, maghari ka. Nag-enroll ako, meron yung curriculum. Alam niyo ba yung curriculum? Yung lahat ng subjects mo. First year hanggang fifth year. Alam niyo, nakita ko pala yung curriculum. Tinamad na ako mag-aral eh. Hindi pa ako nag-enroll ah. Sino nakaranas ng ganon? Huwag kayong maging plastic. Nakita ko pala yung mga subjects na dadaanan ko at limang taon niya. Hindi pa ako nag-enroll noon, no? Magpapasa pa lang ako ng application. Tinamad na ako eh. Pero may sinabi po yung pinsan ko sa akin na nagtulong na magpa-enroll ako. Sabi niya, pasok ka lang ng pasok. Attend ka lang ng attend. Tuloy lang ng tuloy. Matatapos mo din yan. At nagkaroon po ng time na siyempre, nag-aaral ka eh. Yung mga kaklase mo, para bang napakababaw, napaka, ano ba? Ano ba sa tagaan sa English yung babaw? Ang babaw mo. Ano? Napakababaw na mag-aaral ka, gugugulin mo yung 5 years ng buhay mo, gagastusan mo, mag-i-effort ka. Ang goal mo, napakababaw, kung diploma lang. Kung papansin niyo po rito, dito sa Bible, si Philip, pinapunta ng Diyos sa Samaria. At doon, nag-evangelize siya. Alam niyo, actually, nag-sermon lang muna siya. Tapos nagpagaling ng may sakit. Yung mga albularyo doon, yung mga maraming anting-anting doon, sinunog nila yan. Sinurender nila yung mga agimat nila, yung mga anting-anting. Ano ba yung agimat? Ano ba, babaril lang, hindi tatalab sa'yo yung bala. May anting-anting ka, someone ka na, wow, superior ka, malakas ka. Hindi ka katulad ng ibang tao, no? Pero dito po, kung pag-aaralan po natin, si Philip, hindi nagpatanggap eh.
after gumaling ng mga tao, after mag-surrender ng mga tao ng mga pinangahawakan nila, yung kayamanan nila siguro yun, yung agimat nila yun eh. Yung anting-anting nila, yung nagpapalakas sa kanila, yung nagbibigay ng swerte sa kanila na sermonan eh. At dumating sila sa conclusion na mas malakas si Jesus. Kaya, pagpapalit ko tong agimat ko. Nasa sermon pa lang eh. At ang daming kagalingan na nangyari doon, yung mga demonyo naghihiyawan, nagsisigawan eh. Bakit? Nasasaktan. May mga nagsabi po sa akin na nung nag-start yung streaming gabi, ilang minuto pa lang nasira na yung mga gamit nila. Humihiyaw ang demonyo, mahad lang eh. Yung sana a-attend ngayon, hindi na maka-attend. Pero alam niyo po, ang diablo mababaw. Ngayon, naka-attend ka, pakisabi sa katabi, ikaw ang malalim. Nandito ka eh. Ikaw ang malalim. Dahil hindi ka nagpapahad lang. Ano po nangyari kay Philip noon? Pagkatapos niya magpagaling, pagkatapos nila maghagis ng mga anting-anting nila, yung mga pinangahawakan nila na makakapagpaganda ng buhay nila, pero ikapapahamak nila sa bandang huli, maaring kayamanan yan o love life yan. Na sinurrender nilang lahat, alam nyo, nakalagay po sa Biblia, doon pa lang sila tumanggap. Pagkatapos gumaling ng mga tao, doon pa lang sila nagsitanggap. Hindi yung tanggap muna. Very mabait ang Diyos eh. Na pinagaling muna bago tumanggap. Ngayon, pagkatapos nila doon, si Philip, dinala ng Diyos para, sipin nyo, ang daming tao ron, I think, libo-libo yan. Yung nag-minister siya sa mga tao. Pero ang nasa isip ng Diyos, after mo riyan sa maraming tao na yan, may ipapakausap ako sa iyo na isang tao lang. May ipapakausap ako sa iyo na isang tao lang. May mga sa katabi mo, kaya ka nag-aral kasi maaring may ipapakausap ang Diyos sa'yo na isang tao lang. Kaya ka nakapasok dyan sa trabahong yan kasi may ipapakausap ang Diyos sa'yo na isang tao lang. Na kaya dinala ka ng Diyos dyan sa lugar na yan kasi may ipapakausap sa sa'yo na isang tao lang. Aalisin ka niya doon sa sikat ka. Aalisin ka niya doon sa comfort ng laki na ng simbahan ko, bakit ako ililipat? Ang ganda na ng posisyon ko rito, bakit ako ililipat? Hindi pa binigay mo ang buhay mo sa Panginoon? Ngayon, bakit hindi mo hayaan na siyang kumontrol sa iyo? Kahit mga worker, ayaw magpalipat kapag maganda na yung lugar nila. Giver ang mga elder dito. Hindi ako nagugutom dito. Tapos ngayon, ililipat ako. Lipat na lang ng lipat. Kung papansinin niyo po ang sistema ng Diyos, dadalhin ka niya dyan sa isang lugar na yan dahil may papakausap siya sa iyo. Si Jesus po, katulad po ng mga binanggit ko sa inyo, napansin ko, na research ko, ang sabi niya rito, sinundan siya ng napakaraming tao para patungan ng kamay, magpagaling. Eh, yung ibig sabihin pala ng sinundan siya ng napakaraming tao, eh, nasa 50,000 ang sumusunod sa kanya. At ang himala po, sabi, lahat sila ay pinagaling. Pero sa kabila noon, may time siya para sa isang Nicodemo. Isang tao na gustong lumapit kay Jesus kapag tapos ng gawain. Bakit? Nahiya eh. Yung time na may agam-agam siya sa heart niya. May alinlangan siya. Kaya nga sabi niya, sagipin niyo sila. Ay iba na may kahabagan ninyo. Tulungan ang mga nag-aalinlangan. May question dun sa heart nitong isang tao na hindi siya makadiretso kay Jesus kasi maraming sasabihin ng mga kasama niya. Sino yung Nicodemo?
Katulad po nung isang babae sa Samaria. Nung katanghalian, doon siya nag-iigib. Bakit? Yung mga babae po nung time na yun, hapon, yung malamig na, doon sila nagpupuntahan, sabay-sabay silang naigib, yung mga kadalagahan. Bakit? Bakit itong isa umiiwas, nauunang nag-iigib? Kasi mababa ang klase ng buhay niya. Mababa ang tingin ng tao sa kanya. Pero ang Diyos ay may time. Bakit kanya nilagay sa trabaho ngayon? Bakit kanya nilagay dyan sa school na yan, sa section na yan? Bakit nilagay kanya dyan sa environment na yan? Bakit kanya nilagay dyan sa residential area na yan? Bakit? Bakit ganito mga kapitbahay ko? Bakit ganito mga kamag-anak ko? Bakit ganito ang... May time ang Panginoon. At naalala ko po yung isang time na si Jesus po ay nasa piyesta. Eh, ang nag-imbento po ng piyesta ay ang Diyos. Time ng fellowship yan. Time ng celebration yan. Alam niyo ginawa ni Jesus? Oo, nakipiyesta siya. Pero nung andun na siya, umiwas siya at naghanap ng isang tao na pagagalingin niya. Minsan sasabihin natin, eh, may, dapat naman balanse, eh, si Jesus ang balanse rito. Eh. Time ng piyesta, time ng celebration, time ng bonding, time ng makipag-socialize ka sa mga tao. Iniwan niya at naganap ng pagagalingin. Kung ito sana ang motive na o yung motivation natin na kaya ako nandito sa school na to, kaya ako nandito sa trabahong ito, ano nangyari sa'yo? Parang pumalya po ako. Alam nyo, tinanong ko eh, alam mo kaya ka nilagay ng Diyos dyan kasi may pagagawa sa'yo eh. School yun. Kaya ka pinagtrabaho ng Diyos sa school kasi may papagawa sa'yo. Sabi niya, sorry po, pastor, pumalya ako. Bakit? Wala na siya rin eh. Sabi ko, siguro ganito nangyari sa'yo. Inoperan ka ng Bible study dun sa school, sa sobrang takot mo, tinanggihan mo. Hindi siya kumibo. Kasi totoo. Minsan dyan sa lugar na yan, ooperan kang magsalita. Ito na yung break. Ito na yung chance mo mag-share. Pero nahiya ka. Nahiya ka. At uulit po ko sa isang kwento na noong unang panahon. Meron po tayong isang kasama na every overnight, every activity ng church, nandun. Maingay mag-pray. Every Bible study, nandun siya. Every, parang lagi siya simbahan eh. Bakit? Walang trabaho eh. Wala. One day, biglang nawala. Nagpe-pray siya ng trabaho, syempre. One day, biglang nawala. Hindi na namin nakita. Pinalo up. Nalaman namin na may trabaho na pala. Hindi ba sa mga trabaho, may tinatawag na contractual? Yung 6 months ka lang, ganun. Mautak din ng mga, ano, eh, mga korporasyon na hanggang 6 months na kasi pag lumagpas ka rin, pwede ka mag-union eh. Ngayon, after 6 months, doon siya ulit nagsimba, kalahating taon. Hindi nagpakita yan. At dumating siya sa overnight. At sa overnight na yon, nagsalita ang Espiritu ng Diyos. At direktang sinabi sa kanya, ito po yung prophecy sa kanya. Nananalangin ka na bigyan kita ng trabaho. Tingnan niyo yung prophecy na yun. Bigyan kita ng trabaho. Akala mo kasi trabaho yun lang eh. Pero kasi sa Diyos, kung bibigyan kanya ng trabaho, kasama ang soul winning. Kung pag-aabroad din kanya, kasama ang soul winning. Ministry yan. Sa Kristiyano po, wala yung, sige, magpakasarap ka na lang rin. Walang ganun.
sa Kristiyano always ministry. Dahil sinasabi mo, Lord, gamitin mo ako. Mag-abroad ka, ministry yan. Mag-aral ka, ministry yan. Magtrabaho ka, ministry yan. Maghanap buhay ka, ministry yan. At mga kapatid, sa totoo lang, wala tayong time. Pag nag-asawa ka, ministry yan. May mga tao po na pagkatapos mag-asawa, anak na lang ang inaasikaso. Wala nang time magsimba. Nag-backslide ka na sa ministry mo. At sabi po nung prophecy sa kanya, nananalangin ka ng trabaho. Binigyan kita ng trabaho. Pero sa loob ng panahon na nandiyan ka sa trabaho, ito po yung prophecy. Niminsan, hindi ka nagbahagi ng kaligtasan. For 6 months, in-enjoy niya yung trabaho niya, pero hindi niya alam matatapos yan. Alam niya, hindi na siya na-renew. At yung in the end, yung ending nung trabahong binigay ng Diyos sa kanya, sumbat ang natanggap niya sa Panginoon. Bakit? Binigyan kita ng trabaho, pero niminsan hindi ka nagsalita ng kaligtasan. Naiyak siya, naiyak. Huwag sana tayong pumalya rito. Kasi ang gagawin pa natin, minsan mas gusto pa natin, oy, manood ka ng Benny Hinn para yung anointing ni Benny Hinn ang pumuspos eh. No. Kapag ka pinapunta ka niya, sapat na yung anointing mo. Kapag ka pinag-aral ka niya dyan sa school na yan, sapat na yung anointing mo. Kung pinadala ka niya sa ganitong lugar, oh, lockdown ngayon, pero ang style ng Diyos, ang evangelism ng Diyos, ganun pa rin eh. Meron ka pa rin mamimit na tao. At mas lalo nga ngayon na dapat tayong magpursige na mag-akay ng mga tao kasi nga, nandito na tayo sa huling time. Ano po nangyari kay Jesus noon? Umiwas siya sa piyesta at naghanap ng isang taong maaagaw niya sa apoy. Wala kasing coincidence eh. Kapag nasa Panginoon ka, nagpe-pray ka at lagi mo sinasabi, Panginoon, gamitin mo ako. Nalala ko po yung time na nandun po ako sa bus noong unang panahon. Basta ang prayer ko, Lord, gamitin mo ako, gamitin mo ako. Nandun ako sa bus, yung bus ay yung hindi aircon, edi mahangin, di ba? Tsaka maingay. Maya-maya, biglang may bumulong sa isip ko na sharean mo yung katabi mo. Napatahimik akong ganun eh. At pagtingin kong ganyan, nanay na matanda. Alam niyo, may time na sasabihin, Lord, hindi ito yung time na magsalita kasi hindi Sunday. Wala kami sa evangelism, Lord. Pero alam niyo mga kapatid, ano eh, babalik yun eh. Kadalasan na yan, hanggang 3 times lang yan. Bubulong sa iyo yan. At, andun ulit yung bulong. Akala mo nga, imagination mo lang eh. Siran mo. Titingin na naman akong ganyan, mga ngatwiran ka na, hindi ito yung time. Pero niloloko mo lang ang sarili mo kasi nga, preach the gospel, in or out of season. Kapag sinabi sa iyo ng Diyos, walang mawawala sa iyo kung susubukan mo. At eto na po, bigla kong tinanong, sabi ko, Nay, nakatena po ba kayo ng born again na simbahan? Ngayon, nag-share na ako. Alam niyo, maya-maya sabi sa akin ng nanay, salamat ha kasi born again na ako eh. Hey, sabi ko ganun, eh ba't share ko pa pala eh, born again. Pero alam niyo, nagpa-thank you siya. Bakit sabi niya? Kasi kailangan ko ng word of God. At ikaw yung nandun. Misang gusto natin yung lakas ng anointing. Yung halos ma-slain ka.
Pero kung wala kang pagsunod, di mo mararanasan yun. Minsan, gusto mo yung nagkakapuspusan. Yung gusto mo yung nagsasalita ka sa harapan. Kung dyan sa labas ng simbahan, hindi ka makapag-sermon, hindi ka makapag-share, lalong hindi ka qualified mag-share dito rin sa pulpito. Dahil ang ministry hindi nagsisimula sa pulpito, nagsisimula yan sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Sino ba yung mga Judea mo? Sino ba yung Samaria mo? Sino yung unang shesheran mo? Gusto kasi dito magsalita lahat sa pulpito, pero ang unang ministry ay sa labas ng simbahan. Ngayon, yung karanasan po na yun ay daladala ko. Hanggang sa mag-rapture, gagamitin at gagamitin ko. Kasi ang pag-share po, yung mag-i-snatch ka. Dahil sinasabi rito, gagawin ka ng Diyos ng snatcher. At yung mga taong yun, hindi yung malayo pa sa impyerno. Hindi lang yun, kundi yung iba nandun na. Nasa apoy na. Don't worry, hindi ka naman masusunog eh. Kung kaya lang ang Diyos ingatan yung tatlong binata, Shadrach, Meshach, and Abednego. Minsan sinasabi nga eh, sabi nga ng ano eh, mukhang anak siya ng Diyos. Mukhang anak siya ng Diyos. Sino? Kasi nung tinapon na, eh ba, nagkaroon ng pang-apat, di ba? Sabi na mukha siyang anak ng Diyos, paano lang nakita? Nakita na ba nila anak ng Diyos? Siguro sa tayo nung tao, no? Sa tayo nung pang-apat. Wow! Andun yung anak ng Diyos, sinamahan siya, sila, sinesave. Di mo ba alam na maaring ikaw yun na magsesave sa mga taong ito? Hindi ka ba anak ng Diyos? May mga tao magsasabi sa iyo, sa problema namin, sinamahan kami ni brother. Sa problema namin, si sister lang ang kasama namin. Sa mga problema ngayon, yung time na nasa apoy kami, hindi namin kilala ang Diyos. Andun si pastor, pinagtsatsagaan kami. Kasi pwedeng ikaw yung taong yun na magsishare. Nasasama sa kanila. Sisave sila. Ano po nangyari kay Jesus? Yung time ng piyesta, naganap siya ng isang taong papagalingin niya. Dami niyang time sa mga yung maramihan na naghiram pa nga ng bangkayan eh. Sino? Si Lord, si Jesus. Para mag-share. Lumayo siya kasi dami ng tao eh. Pero may time siya para sa isang Nicodemo. Sayang po yung isang taon, isang buwan, kalahating taon na wala tayong Nicodemo na nadadala sa Panginoon. Kahit na ilang camping ang inatenan mo, ilang seminar ang inatenan mo, kahit napakarami mo ng pag-attend ng Sunday, sayang lang lahat yan kung hindi ka makapag-produce kahit isang kaluluwa man lang. Dapat hindi yung church ang nasa heart mo kung hindi yung soul winning. At kung ikaw ay isang pastor, dapat mas nangingibabaw sa iyo yung soul winning na yung tao dun sa labas pupunta ng impyerno yan pag hindi ko sineran. At yung burden na yun, yung nalalagyan mo ng aksyon na mag-aakay ka ng mga tao sa simbahan mo, that makes you more qualified na maging pastor. Hindi yung gusto mo, nagsisermon ka lang, pero pagdating sa labas, ayaw mo magsalita. Ayaw mo magsalita. Dapat ang mga pastor, kapag nakakakita ng prosesyon ng isang taong patay na ililibing, dapat yan, umiiyak yan. Dapat ang isip nila, saan kaya nagpunta yung taong ito na ngayong namatay siya? Minsan, nagiging manhid ka. Dahil sa pagod siguro. Dahil sa misa, walang bunga.
Pero ang utos ng Panginoon hindi pa rin nagbabago. At hindi lang pastor, kundi bawat isa sa atin. Kasi bago ka naging pastor, naging member ka. Kaya ka siguro, tinawag ng Panginoon dito sa pulpito. Kasi nakita niya yung heart mo. Anong dahilan? Ba't dinala ka ng Panginoon dito sa pulpito? Dahil nakita niya siguro yung heart mo. Na mas mahalaga sa iyo yung kaluluwa kaysa yung posisyon. Alam niyo mga kapatid, sa ano po sa buhay ng tao may mga ano yan, may mga kandila yan sa loob eh. May mga ilaw rin eh, yung kandila ng pangarap mo, yung gusto mo sa buhay, may mga kanya-kanyang kandila yan. Alam niyo, hayaan yung mamatay na ang lahat, wag lang yung pag-ibig sa kaluluwa. Kahit pa yung desire niyo magpastor, hayaan niyo, sige, hayaan niyo mamatay yan. Ha? Kuya Boy, yung magpapastor ako, hayaan mo mamatay yan. Wag mo lang hahayaang mamatay yung pag-ibig mo sa kaluluwa. As long as andun yung love mo sa kaluluwa, di ka mawawala ng ministry. Naalala ko po yung kapatid ko noong unang panahon. Alam niyo, ang style ko kasi noong unang panahon, ano eh, halika, magsimba ka. Yan. Yung kapatid ko nagpunta rito, pinuwersa ko yan. Kumbaga, aawayin kita. Kapag hindi ka nagsimba, aawayin kita. Eh bakit kasi? Ganun kasi ginagis na namin. Eh, talagang pupuwersahin kami ng tatay nanay ko na magsimba eh. Gigisingin ka talaga at hindi ka pwedeng manood ng TV ng Sunday hanggat hindi ka nakakapagsimba. Hindi ka pwedeng magbukas ng TV, hindi ka pwedeng magbukas ng radio, bawal maglaba. Ngayon, nung labor na ginapo ako, yung kapatid ko, niyayaya ko, ayaw niya. Ay, sabi kong ganun, ay, aawayin kita. Ay, praise the Lord. O, naging active siya. Pero meron ako isang kapatid, sabi kong ganun, tinawag ko, mupo ka rin, sabi kong ganun. Kailan ka lalapit sa Diyos? Sabi niya gano'n, lumalapit naman ah. Sabi niya gano'n, yung bunso namin. Eh, siyempre, sabi niya, ayaw ko ng pwersahan. Kaya nga kita pinupwersa eh, kasi ayaw mo ng pwersahan. Ngayon, nagtatalo kami. Sabi ko, paano ko kayang ano to? Paano ko kayang, Lord, tulungan mo nga ako? Kasi sabi ko gano'n, lumapit ka sa Panginoon. Sabi niya, lumalapit naman ah. Yung bang, ano, mahirap kasing gisingin yung ngong, alin, tutulog-tulogan. Kaya sabi kong gano'n ngayon, lumapit ka. Eh lahat na lang ina-agrehan eh. Tapos kinukontra ka. Ngayon nagpe-pray akong gano'n, sabi niya, alis na ako. Mupo ka rin. Sabi ko, alis na ako. Sabi ko, diyan ka lang. Ngayon nagpe-pray akong gano'n, sabi ko, Lord, paano ba? Paano ba kung sharean to? Sabi niya, binigay ko naman ang buhay ko kay Lord. Ah. Binigay ko sa Diyos ang buhay ko. Ah. Okay na yun. Paano mo sasabihin yun? Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Sabi niya, binigay ko na nga eh. Alam niya, nagpe-pray ako nung sabi ko, paano kaya ito? Eh, naiinip na. Para bang may time limit ka. Ngayon, ang nangyari po, sabi kong ganun sa kanya, alam mo, sa puso ng isang tao, maraming kwarto, maraming silid. At kung saan mo lang papapasukin si Jesus, yun lang ang lilinisin niya. Maari kasi ang puso ng tao dyan sa salas mo, sa kwarto mo, o maari pinapasok mo si Jesus sa salas mo. Pero ang Diyos, eh gentleman, kung hindi mo siya iimbitahan sa kwartong ito, sa lugar na yan, hindi siya papasok. Kahit nandun na siya sa loob ng bahay mo. Papasukin mo man ako, hindi ba ganyan tayo, pumasok man tayo sa bahay, dediretso ka ba sa kama? Mahiya tayo. At si Jesus, kahit kaya niyang gibain niyang pintong yan, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. Gentleman. Sino mang magbubukas sa akin, papasok ako. Pinapasok mo na ba siya doon sa kwarto mo na punong-puno ng sikreto para malinis niya yan, maayos niya. Kaya marami pong mga Kristiyano, hindi ayos yung buhay eh. Bakit kasi hanggang salas ka lang, Panginoon, huwag mong papasukin yung
personal ko. Kaya kulang ko lang eh. Sabi ko sa puso ng isang tao, maraming kwarto. Biglang sumingit yung kapatid ko. Sabi niya, ay kuya, sabi niya ganun. Kanina bago ko magsalita, na-imagine ko yung puso ko maraming kwarto sa loob. Tutulungan ka ng Diyos na snatchin yung mga tao. Kung kikilos ka. Nalala ko po yung ano po, yung isang balik muna tayo rito kay Felipe. Dami niyang pinagaling sa Samaria. Pero kinuha siya ng Diyos. Isipin mo ha, na wow, ang ganda na ng ministry ko rito. Laki ng ministry ko. Ano bang pangalan ni Philip? Eh di Philip. Ano ba pilido niya? Hindi ko alam eh. Philip Evangelistic Church. Ganda na ng ministry ko. Punong-puno ng Himala. Pero alam niyo, kinuha siya ng Diyos eh. Sabi niya ganun, punta ka rin. Tama-tama may dumaan. Isang tao lang. Yung isang opisyal ng isang bansa. Nagkataon na binubuksan niya yung isang aklat dito sa Biblia at sumakay si Philip, no? Sabi niya, hindi ko maintindihan to eh. Oh, ganda ng ano. Ngayon mo pa binasa yan, nandito ako. Eh, ang daling ipaliwanag niya. No, bibigyan ka ng time ng Diyos ng gano'n eh. No, mga pagkakataon na gano'n na nakukuhan niyo mga kapatid. Ano nangyari? Hanggang sa napunta sa salvation. Sabi niya gano'n, ayan, may tubig rin yan. Hindi ko alam kung sapa yun. O, sabi niya, pwede na ako magpabaptize. Wow. Ang galing ng paliwanag ni Philip. Ano ba yan? Bakit kasi? Si Philip kasi napagkatiwalaan eh. Saan? Sa kusina. Kita niya yung kahalagahan yung pagkain ng tao. Kita niya yung halaga na napakainin yung tao. Kaya, nasubukan siya rin. Alam niyo, umalis si, ano, naghiwalay sila. Itong opisyal ng gobyerno na to, dinala ang Kristyanismo sa bansa nila. At hanggang ngayon, nakikita po ng mga archaeologists yung sign na naging Kristiyano pala ang bansang ito. Ngayon, natetrace nila doon sa kinausap ni Philip. Kaya pala, inalis ako ng Diyos dito kasi may papakausap siya sa akin isa. Nag-willing ako na mawala sa akin itong ministry na ito kasi may papakausap. Hindi mo alam, ina-advance ng Diyos yung ministry mo. Alam niyo, pagkausap na pagkausap, kinuha siya ng anghel eh. Bakit? Next stage. Next step. Bakit kasi, ang sabi ni Philip, Lord, gamitin mo ako. Nagpe-pray po ako nung isang araw, nung pagkagaling ko ng ospital. Nandun ako sa kwarto, no? Nakaupo akong gano'n. Hirap ako umupo, no? Buti nga ngayon, kahit na ilang oras, kaya ko umupo eh. Ang problema ko lang, nakatayo. Pero gumagaling ako, no? Nataangkinin ko yung bukong healing. Ngayon, nagpe-pray ako na ang pangarap ko kasi dito sa Rema, 1,000 simbahan. Ngayon, siyempre, anong kailangan sa 1,000 simbahan? Eh, di 1,000 pastor. Sabi ko na parang hirap eh. 1,000 pastor. Eh, iba nag-aasawa na. At mag-aasawa. Supposed to be, pagkatapos nitong itong camping na to, may training tayo, plus may kasalan. Sabi ko, saan ko kukuha ng 1,000 pasto? Kinukuwenta ko eh. Yung pagkagaling ko sa ospital, dating ko sa bahay, 6 na araw lang naman ako sa ospital eh.
na Lord, saan na ako? Naghahanap ako ng direction. Kasi kapag ka na-hospital ka, mag-isip-isip ka, Lord, nasaan na ako? Ano nangyari? Bakit ako na-hospital? 6 days lang ako ron. Para bang preno. Sa hospital, marami kang time mag-isip. Dahil hindi naman ako sakit na nagdi-deliryo ka na. Matinong isip ko rin. May laglit ka, pero matinong isip ko rin. Nagpe-pray ako na, Lord, nasa na ako? Ngayon, ito po eh. Isa sabihin ko ngayon, meron pala akong mali na nagawa dito sa pangarap. Kasi ang pangarap ko po, 1,000 simbahan. Yung plano ko. Start tayo ng maliit. Ngayon, habang nagpe-pray po ako, alam niyo, natikman ko na yung anointing ni Benny Hinn, ni Kenneth Hagin. Naramdaman ko eh. Nalayans na nga ako ni Benny Hinn. Eh, ako talagang... Actually, hindi layans yun eh. Sabi niya, yung ganito, ito. Bam! Sabi niya, tilapon ako rin saan? Sa Binondo. Dito ako sa palo. Ang lakas ang... Hindi naman malakas yung ganun niya eh. Hindi ko nga naramdaman eh. Pero naramdaman ko, hinampas niya ako ng ganun. Bam! Sabi niya, ganun. Punta ako doon sa mga backup singer. Yung paa nila nandyan, yung ulo ko nandyan. Pagdilat ko nga, kita-kita ko yung mga ilong nila, lalaki ng butas. Ang layo ko. Pero ito po eh, mga kapatid. Natikman ko na yung anointing na yun. Napuspos ako kay Morris Cirulo. Pero iba kasi yung anointing ni Jesus eh. Yung kayo lang dalawa. At mararanasan mo to kapag mag-isa ka. Nandun ka sa kwarto. At nagkaroon po ako ng pagkakamali rito na i-open ko sa inyo ngayon. Ano nangyari? In-open ko ulit kay Lord yung 1,000 simbahan. Sabi ko, kailangan ko ng isang 1,000 simbahan, 1,000 pastor. Eh, siyempre, hindi pwedeng walang worker yan. Sabi mo, tiga-tigalawa na. O di, 3,000 lahat. 2,000 worker, 1,000 pastor. Tapos, iniisip ko lang yun, nagpa-plus sa isip ko yung mga miyembrong matitigas ang ulo. Pakikalabit yung katabi. Baka na-vision ka ni Pastor Boy. Eh, saan ako kukuha ng ano? Saan ako kukuha ng pastor? Hindi naman tayo pwede mag-Bible school na ngayon. Parang late na eh. Nakaplano yan. Pero kasi yung mga disipulo, hindi naman nag-Bible school eh. Naging matapat lang. Ngayon, nagpe-pray po ako. May mali pala. Hindi ko alam po, i-open ko sa inyo to eh. Pero kasi, ito yung vision ko eh. Napuspos ako, grabe. Bumagsak yung anointing habang nakaupo ako. Hirap ako umupo, pero nagtatangsa ko noon. Kagaling ko ng hospital. Sabi ko, Lord, nasaan na ako? Nalisya ba ako, Panginoon? Nawala ba ako, Panginoon? Nasaan na ako? Alam niyo, bigla ako napuspos. Iyak na ako ng iyak. Nakarinig ako ng boses. At sa boses na yun, mas lalo ko umiyak. Kasi napakalinaw po nung salita. Nang sabi niya, hindi lang 1,000 simbahan ang kailangang matayo. Nagbanggit siya ng number. Lalo ko napuspos. Mas mataas pa pala sa 1,000. Hindi ko iniisip yun. Kontento na ako sa 1,000. Kasi marami ka pang aagawin.
Ayaw ko sabihin sa inyo ngayon kung gaano karami yung sinabi ng Lord. Pero narinig ko po. Ayaw kong gamitin itong pulpito para magsinungaling o mag-imbento. Kasi kung magsisinungaling ako, mag-iimbento, alamat na ang sinasabi ko sa inyo, katang-isip na, at hindi nakasakayan Diyos sa mga ganyan. Nung narinig ko po yung dami ng simbahan na naka-assign sa atin, nakaupo ako nung may islay na ko. Lalong lumakas yung puspos. Wala na, iyak na lang ako ng iyak. Ngayong naalala ko, hindi ko, andun pa rin yung emosyon ko na nag-uumapaw. Sabi ko, Panginoon, saan nakukuha ng tao? Ang laking halaga niyan. Saan nakukuha ng tao na ilalagay mong pastor dyan? Eh, actually, pangatlo na nga lang yung pera eh. Pangalawa yung tao eh. Kasi yung unang-unang alam ko na kailangan para makapag-produce ka ng ganong karaming simbahan, makapagtayo ka ng... Mga kapatid, hindi po nag-i-stay, hindi siya nandun sa 1,000 simbahan, kundi sinasabi ko po sa inyo, narinig ko po ang boses ng Panginoon. Hindi ko sasabihin sa inyo exact na number, pero nandun po tayo sa libo-libong simbahan. Paano yan? Magra-rapture na. Ibabalik ko sa iyo ang tanong na yan. Ikaw dapat ang sumagot niyan. Paano yan? Kailan ako susunod sa pagkatawag sa akin? Dahil hindi ka dadalhin dito sa Rema kung hindi ka nakaplano. Dito ka pinag-enroll. Doon sa mga taong gusto ng Diyos na maging engineering, common sense, doon sa School of Engineering, dadalhin yan. Yung mga tao po na nandun sa field ng medicine, doon sila sa school ng medicine. Common sense yan. Pagdating sa batas, doon sila mag-aaral doon sa law school. Common sense yan. At bakit nandito ka sa Rema? Kasi isa ka sa magpapastor. Pero marami kang iiwanan. Sabi ko, yung pangatlo na lang yung pera na yan eh. Pangalawa na lang yung tao na gagamitin mo. Yung number one na iniisip ko, sabi ko, nako. Alam niyo po, hindi po dami ng tao. Kahit mag-apply na mag-apply yung mga tao na magpastor, hindi yun eh. Kahit magbigay sa atin ng million-million, dahil million-million talaga. Ang pinakakailangan natin para mangyari po yung sinasabi ng Diyos, yung anointing na makapag-disciple ka, makapag-train ka, yung anointing na ibinigay sa iyo ng Diyos, kayo pong mga pastor, yung anointing na ibinigay ng Diyos sa iyo, hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng kakayanang ma-transfer sa iba. Hindi may bibigay ng pera yan kahit may magsuporta, kahit na may mag-volunteer na unbeliever na magpastor, hindi maibibigay yan. Yung anointing, ang Diyos lang ang makakapagbigay niyan at mahaba ang mabigat ang pananalangin ang kailangan para makapag-produce tayo ng ganong kalaking anointing. Wala na, hagul-gul na ako, nahagul-gul ng time na yun. Pinipilit kong hindi humiga. Although komportable ako nakahiga. Na-overwhelm ako. Parang nalulunod ako dun. Magkakaroon ka ng katanungan, Lord, ikaw ba to? Kaya ko ba yun? Alam niyo po, ang naririnig ko palagi, hindi ikaw yan. Ako yan. Ako yan. Meron pong isang tao na lagi siyang nangangarap. Sabi niya, diyan daw sa kalsada na nangangarap siya na ano, na nagpapatong daw siya ng kamay. Tapos doon sa simbahan nila, nagpapatong daw siya ng kamay. Pagkatapos,
Nagkagalingan daw yung mga tao, tapos nagtitigilan daw yung mga sasakyan rin dahil nagkakapuspusan. O sabi ko, ano na yan, fantasy yan. No? Pero palagi siyang ganun ng ganun. Na nag-pray daw siya doon sa mall, maya-maya yung buong mall daw, nagpapapray na sa kanya, nakapila. Parang ano eh, sabi niya, ang hilig kong mangarap, ang hilig kong... Na nandun daw siya sa isang lugar maya-maya, nag-pray daw siya, naggalingan daw, tapos yung mga tao daw doon sa paligid, doon sa parking area, eh, nagpapapray na rin sa kanya, nangangarap siya eh. Ngayon, nagpunta siya sa isang conference. Eh, usually, yung mga pangarap na yun, hindi mo kukwento kahit kanino yan. Tama po ba ako? Sa'yo lang yan. At, eto eh. Nagpe-pray daw siya. Lalo, sarap mangarap. Alam niyo mga kapatid, nagpunta siya sa isang conference. Lumapit daw sa kanya yung isang speaker. Oh, nagulat siya. Dali ba, nagsasalita ako, bigla ako lalapit sa'yo. Lumapit daw sa kanya. At ito sabi sa kanya, ikaw ay mahilig mangarap, sabi ng Panginoon. Oh, gulat siyang ganun. Paano nalaman ng speaker na mahilig kang mangarap? Napaano siya, nakapikit eh. Kasi time ng prayer yun eh. Pero nung lumapit sa kanya yung isa sa mga speaker, sabi, ikaw ay mahilig mangarap. Napadilat siya. Ikaw ba naman? Di siyempre, sino ba naman di mapapadilat nun? Ikaw ay mahilig mag-isip. Yan ang sabi ng speaker. Mahilig kang mangarap. At ito nakakagulat. Sabi ng speaker, ako yun, sabi ng Panginoon. Ako yun. Sa pagkatawag sa atin ng Diyos, mangangarap ka ng mga taong ligaw na ilalapit mo sa Kanya. Sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, bago ka magpasto, nangangarap ka ng mga taong pinagpe-pray mong gumagaling, lumalapit sa Panginoon. Sabi niya nang ang Habakuk, nagsisimula yan sa pangitain, sa pangarap. At si Philip, may time sa marami pero may time sa isa. Bago ka tatawagin dito sa pulpito, susubukan ka ng Diyos sa labas. Dahil ang ministry sa labas. At kung ikahihiya mo siya, sabi nga po ng isang prophecy na narinig ko ng unang panahon, naghahanap ang Diyos ng mga taong hindi mahihiyang purihin siya sa publiko. Na kahit nakikita ng mga tao, magpupuri pa rin siya sa Panginoon. Sabi ko, ang ganda. Pero alam niyo ba, ang Diyos ay naghahanap ngayon ng mga tao na hindi mahihiyang mag-share. Huwag tayo magsiksikan dito sa pulpito dahil maliit lang ito. Oh. 1 square meter lang yan. Eh. Ang talagang ministry ay nasa labas. Kaya nga sabi niya nito, sagipin ninyo sila sa apoy. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. One more time. Sa buhay ko, sa puso ko, sige, tingin po muna kayo rito. No? Malakas yung anointing. Sabi ni Jesus, andun yung urgency, yung pagmamadali, yung pag-aapura na sabi niya, hanggat umaga, hanggat may time, magtrabaho tayo. Dahil dumarating ang time na hindi ka na makakapagtrabaho, gusto mo mang mag-soul winning. Stop lahat ng soul winning. Stop ang pagpunta ng church. Stop ang pag-partnership. Stop ang pag-offering. Lumarating yung time na magko-close itong timetable ng Diyos na to.
at magra-rapture na. Pagdating nun, wala na. Naalala ko po yung time na noong unang panahon, meron po akong isang kaibigan. May goiter siya rito. Ngayon, may sinasabi siya na parang kulam daw, kulam. Hindi ko maalam kung totoo hindi. Pero kaibigan ko. Pero ang paniniwala niya, parang maligno. Pero itong kaibigan kong ito, relihiyosa. May sarili siyang paniniwala. Isa siya sa mga yung bantay ng computer store. No? Eh, nung unang panahon, wala akong computer. Eh, ang computer na napakamahal. At lahat ng itatype mo doon sa computer center mo gagawin. No, magre-renta ka ng oras, tapos bibili ka ng disket pa ang tawag doon. Yung malalaki pa yung iba eh. Natatandaan kong mga brand yan, Bonus, Verbatim, yung mga ganyan, Sony. Tapos lumiit yan. Ngayon, bantay siya doon sa anong yun, doon yung computer center na yun. Dito yan sa may Lepanto. Kaibigan ko. Alam niyo, ang dami kong libre na tatanggap. Pag minsan, overtime na ako, sisingilin lang niya ako na minsan di lang niya ako sinisingil kapag walang, basta wala yung amo niya eh. Di lang niya ako sinisingil. Ngayon, ano eh, naka-link na lahat yan eh, di ba? Kapag sinindihan mo yan, eh, tapos may mga camera pa. Eh, no po, pagsin ko po yung kwento. Dami kong libre. Tapos yung ano, yung kukopya ka ng program, may bayad yun. Ano ba, bibili ka ng ano, kukopya ka ng games. May bayad lahat yan. O kaya, ewan ko, mga kapatid, kung matatandaan nyo pa, Word Perfect, Word Star. No, yung mga sila unang wala pang Microsoft Word noon. Eh, kung kukopya ka niyan, may bayad yan. Pero nakakalibre ko, bakit kaibigan mo ay? Kaya kilala mo eh. Mabait. Gusto mabait. Dami kong pabor na nakukuha. Eh ngayon, nakita ko po na ano, may goiter siya rito. Tapos sabi niya ganun, parang maligno daw. Eh, boy na gina ako eh. Anong gagawin mo? Pero alam ko, relihiyosa siya. May sariling paniniwala. Alam niyo mga kapatid, nag-decide po ako, sabi ko, kung sisiran ko to, magtatalo kami talaga. Napaka-panate ko niya doon sa paniniwala niya. Na pag binangga ko itong paniniwalang ito, magkakasira kami. Yung friendship namin, nakasalalay, nakuha niya mga kapatid. Pero hindi, tinawag tayo kasi na hindi yung friendship ang ingatan mo, kundi yung utos ng Diyos ang ingatan mo. Hindi yung friendship ang iingatan mo kung hindi yung command ni Lord, yung mission mo ang ingatan mo dahil hindi mo pananagutan yung friendship na yan sa harapan ng Diyos, ang pananagutan mo yung utos niya sa'yo. Alam niyo mga kapatid, nag-decide ako, sabi kong gano'n, gusto mo pag-pray kita. Pag-pray ko lang, lelehans ko lang na gano'n niya. Walang problema. Alam niyo, dinerecho niya ako, sabi niya, alam mong meron akong relihiyong sarili. Magkakasira tayo. Ginanong ko. 3 times in-offer ko sa kanya, mga iba-ibang pagkakataon. Hanggang sa mamaya, ayaw na niya akong pansinin. Hanggang sa yung time, umiiwas na. Ang gagawin mo? Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot pero nawalan ako ng kaibigan. Kasi pinilit ko snatch them from fire. Hindi yung friendship mga alagaan mo kung hindi yung mission mo. Nalungkot ako. Ngayon, nahiya na ako ron na kailangan mo ng pabor, ganyan-ganyan. Ayoko na, nahiya na ako. So alam niyo po, magmula nun, hindi na kami nakita. Hindi na ako dun nag-computer center. Kasi makikita mo, pagka pumasok ka, makikita mo yung mukha niya na ayaw niya. So, ngayon, paano na? Eh, hanggang doon na lang talaga. Pero, nag-try ka eh.
pero pumalya ka. One time naman, nandun po ako sa, may kaibigan ako nun. At yung ate niya, pupunta ako sa bahay niya, yung ate niya, ay pinapasukan ni Santo Niño. Aakit doon sa hagdanan, may second floor sila eh. Tapos tatalon, una ulo. Two. So yan, o kita mo, hindi ako nasaktan kasi ako si Santo Niño. Iinom lang ano yan, yung coke. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, dire-diretso. O kita mo, makapangyarihan ako dahil ako si Santo Niño. Pagalis ng Santo Niño, laki ng bukol. Pagalis ng Santo Niño, susukan niya lahat yun. Yung isang kanin, isang plato ng kanin, bundok yan. Kakainin niya lahat yan. Pero pagka, dahil nandun sa Santo Niño, yun ang patunay niya. Pero pagka wala na sa Santo Niño, susukan niya lahat yun. Yung mga tao na lapit dun sa ating niya, naluhod. Kasi siya ang Diyos. Trato nila, Diyos. Eh, dinala ako dun. Ay, sabi kong ganun, ba't mo ko dinala rito? Alam niyo yung sa sarili mo pa lang na, ba't mo ko dinala rito? Mapipilitan akong pakialaman ka. Kasi sabi na yun, sumayo kayo at pakialaman nyo, mga tao. Kayong asin ang sanlibutan. Nagpe-pray ako nun, sabi ko sa kanya, sa telepono ko ginawa. Kaka-born again ko lang nun. Yung dito sa may kaibigan ko dito sa computer center, saka na yan. Ngayon, itong sabi ko sa kanya, huwag kang magagalit ha, kaibigan kita. Pero kasi kung di ko sasabihin sa iyo to, hindi ako tunay na kaibigan. Yung pumapasok sa ate mo na espiritu, hindi ang Diyos yun, demonyo. At ipapahamak kayong lahat yan. Sabi ko, sorry, ako na nagsasabi sa iyo, baka pagkatapos nating mag-usap, ito na yung huli, ako na yung naging emotional eh. Ako na yung naging negative thinker na baka ito na yung katapusan ng pag-uusap natin at dahil nasasagasaan ko ang paniniwala niyo, ang relihiyon niyo. Pero kailangan sabihin ko sa iyo ang totoo dahil ito yung pinapasabi ng Diyos. Sabi ko, sorry, pero yung paniniwala niyo na pumapasok yung espiritu, hindi espiritu ng Diyos yun, demonyo yung pumapasok sa ate mo. Nililin lang niya kayo. At nagbabayan na po kami. Walang, hindi, okay lang sa akin yun. Bro, walang gano'n. Talaga, binabating yan. Sabi ko, pupikit akong gano'n. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Sinabi ko yung salita mo. Alam niyo, kinabukasan, tumawag siya. Sabi niya, magmula nag-usap tayo kagabi, hindi na ako makatulog. Oh, sabi ko, kinakausap ng Diyos to. Sabi niya gano'n, ano ba dapat kong gawin? Oh, hallelujah. Ngayon mo pa sinabi sa akin 'yan, anong dapat gawin? What must we do, no? Na para maligtas. Natandaan niyo ba 'yung kay ano? Ngayon, hindi ako marunong magpatanggap kasi kaboboy na gin ko lang. Tinawag ko si Pastor Danny. Sabi ko patanggapin mo nga sa telepono. Ah, siya nagpatanggap. Di ako marunong magpatanggap eh. Alam niyo mga kapatid, pa-explain ko 'yung kwento, 'yung buong family na born again. At yung demonyong yun, lumabas. Napalayas yung demonyong yun. At yung dumating ang time, pag meron tongues and interpretation of tongues at saka prophecy, yung ate niya ang ginagamit para kausapin kami. Snatch them from fire. Yung best friend ko yun, hanggang ngayon best friend ko pa rin naman eh. Matandaan niyo ba yung nagpunta dun sa dapitan? Hindi mo pananagutan yung pagkakaibigan nyo eh. Sa Diyos, ang pananagutan mo ay yung utos ng Diyos sa'yo. Maghari ka, Min-min. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka.
Pero po kung kwento, bago po tayo mag-altar calling, meron daw yung magkasama. Kasi alam nyo mga kapatid, napakadamot ng Diyos kung tayo lang ang gusto niyang puspusin. Hindi ba niya gusto na madagdagan yung grupo niyo ngayon, yung mga nag-camping na yan, ang mga katabi niyo? Hindi ba niya gusto na madagdagan ang mga taong maligtas na makakilala sa Panginoon at madala sa langit? Hindi ba siya interesado rin? Napakadamot ng Diyos kapag kayo lang ang gusto ng Panginoon, yung tayo lang ang gustong makakilala sa Kanya. Walang ganun. Kaya Kanya pinupuspos, kaya Kanya pinararamdam itong anointing na ito, kaya Kanya dinala na sa camp na ito, kaya mo naririnig itong sinasabi ko, kasi ang gusto niya, humayo ka. Hindi yung magkulong ka. May mga tao, maglilingkod sa Panginoon, magkukulong, daliri lang ang makikita. Ang sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismo na magtataglay ng ganito. Mga kapatid, tinawag po tayong lumabas. Para hindi tayo ganito kakaunti. Ang gusto ng Panginoon, lumabas ka, humayo ka. At magdala ka ng kaluluwa para hindi tayo ganito kakaunti. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Nasa apoy na to. Yun yung assignment natin. Hayaan mong ikaw yung maging pang-apat na tao doon sa tatlong binata. At ang sabi ng Biblia, anak siya ng Diyos. Hindi ba? Tayo ang tinawag na maging anak ng Diyos na magsasagip sa mga tao. Nalala ko po yung isang kwento na si Jesus po tsaka yung isang isang bata. Nandun sila sa ibabaw nung parang hill. Ano pa sa Tagalog ang hill? Ngayon, ang daming bulaklak. Ang ganda, garden. Tapos doon sa baba, merong kabahayan. Ngayon, lagi sila nag-uusap ni Jesus doon sa ibabaw na yan na ang ganda ng mga bulaklak, may mga paru-paro, daming ibon, napakapayapa. Tapos, habang nag-uusap sila ni Jesus, sabi ni Jesus, pupunta ako dun sa baba at kakausapin ko yung mga tao. Gusto kong sumama ka. Samahan mo ko. Sabi po ng bata, eh, Panginoon, kung sasama ako sa iyo, mapapagod ako. Sabi niya, eh, anak, may trabaho ako. Eh, gawin mo rin trabaho mo. Ngayon, sabi daw nung kausap niya, eh, Panginoon, mamimiss ko tong lugar na to eh. Kapag aalis ako. Alam niyo, sumagot si Jesus, sabi niya, kung hindi ka sasama sa akin, mamimiss kita. Ayun eh. Mamimiss kita. Kasi si Jesus tutuloy pa rin. Sumunod ka man o hindi. Alam ko, pandemic ngayon, no? Andun yung banta na magla-lockdown na naman. Pero hayaan mo maging ilaw ka. Kung may pagkakataon, samantalahin mo pagkakataon na magdala ng tao sa Panginoon. Na Lord, gamitin mo. Na kailan ka, buti pa nung lasenggo ka eh, hindi ka nahihiya, nasusuray-suray ka sa daan eh. Eh ngayong Kristiyano ka eh, bakit mahihiya ka? Dapat nga, mas lalong hindi ka mahiya ngayon. Bakit kasi Kristiyano ka na? Aawitin po natin ito at gusto ko po doon sa mga nandyan sa mga simbahan natin, gusto ko pong mag-altar calling. No? Na unang-una, sino sa inyo ang magsasabi na Lord, sasama ako sa iyo saan man? At magsishare ako pagka kinalabit mo ako. Basta nahalata ako, Panginoon, na pwede akong mag-share, hindi na ako maghihintay ng anghel. Kung hindi, magsasalita na ako. Basta nahalata ako na pwede akong sumingit na mag-share, inihiling ko po na tatayo po kayo. At mag-altar calling po tayo. Bahala na yung mga pastor kung paano nyo pong gagawin yan. Pero kailangan po nating tumayo. Snatch them from fire. Eh kung sa pagtayo po lang, hirap ka na. Paano pa kaya yung aagawin mo sila sa mga apoy? Lakas loob po ito. Alam niyo, nag-uusap po kami ni Pastora Jenny Ann dahil nandito siya sa Jose Reyes.
naka-assign siya dito sa Jose Reyes at sabi niya, Uncle, pwede tayo mag-hospital ministry doon, pero lakasan lang ng loob. Hindi pa ngayon. Kasi kalilipat lang niya eh. Jose Reyes, mga rabies, mga COVID, mga AIDS. Sabi niya, Uncle, pwede tayo mag-hospital ministry. Jose Reyes, edi yung mga taga Manila, hindi lang Manila, edi yung mga malapit, at sino ba? San Mateo, Manila yan, Montalban, Manila yan. Nagpaplano kami. Hindi ko alam kung naka-PPE ka, siyempre. Hindi ko alam. Pero sino ang ahayo doon? Pero bago tayo humayo doon sa Jose Reyes nga ba? Bago tayo humayo doon, yung wala sa hospital, pwede nating kausapin. Kapitbahay mo, kaibigan mo, i-text mo kaya. Bigay mo yung sarili mo, isingit mo. Mag-altar calling po tayo ngayon. O sige po, habang inaawit natin ito, bahala po kayong mga pastor kung paano po kayong magtawag ng mga tao, layans nyo o anong commitment, nasa sa inyo po yan. Awitin nga natin ito. Hallelujah. O sige po mga pastor, binibigay ko po sa inyo kung paano po yung altar calling na ito. Bahala po kayo. Hallelujah. Nanunumbali sa iyo kung tawagin niyo sila sa harapan, pag-pray niyo. Pero kailangan po merong sign na, Pastor, asa ako, isa ako. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, magari ka. Thank you.
Terima kasih.
Seminar, no, kung kailangan nyo pa ituloy ang altar calling, balansin nyo na lang po yung time ninyo. Kung kailangan ituloy nyo pa yung maglehens, bahala po kayo. Basta bigay po natin yung time, magbigay lang tayo ng time para sa divided seminar. Ikakat na po namin ito at magkita-kita po tayo mamaya ng ano po, yung afternoon service, no? Si Pastor Mulo po magtuturo sa atin mamaya. Ayun po, maaga po tayo, no? Mag-exact time tayo. Ngayon, kung kailangan nyo pong mag-altar calling at andiyan pang pag-ilos ng Panginoon, camping naman ngayon, sige, okay lang. No, kung kailangan ituloy nyo, balansin nyo na lang po, no? Yung time ng divided seminar. Okay po, bye-bye na. God bless you po.